pangmalayuan dahil pangmalayuan na din naman ang duelo mo dito pagdating sa mapa na to. Ito na nga mga tropa, mukhang papasok na ata sila. Napakabilis, grabe naman yon. Isang mabilis na tapatan muna pinapakita ka nila. Pero pagdating naman dito sa may gitna, Diyos ko, si Kram naka-2K na. Heck, nakabawi ng isa. Pero nasa ba yung iba mga tropa, Sumo 360 na lang natitira. Pero ngayon, itong aggression, lagi ito eh. I mean, basta pag SS, first round, lahat, first and last round, dun sila aggressive. Totoo. Pa-temp check lang, ika nga, dito sa dalawang teams na to at mukhang mas mainit ang Motomac Gaming, especially tatlo laban sa isa ang natitira. At si Suna, mula pa sa spawn, eh, pinapalibutan na. Nagsasama-sama na sila dito. And kung matimingan lang ni Suna na hindi siya makita dito, eh, baka makapitas pa si Idol. Baka maubos pa si na Idol. Una na nga si Evie. And yung kasunod, yung dalawang players, alam niya na kung saan manggagaling pa. Men, ibang klase. Clutch? Talagang, kumbaga, 1v3 crush na to. Hindi na maugulat kung gagawin ito, mga tropa. Suna 360, sino ba magkakaunan sa kanilang dalawa? Pero kamunti ka na si Kram doon, pero Kram pa rin! Wow, what a game. What a round. Especially, ina-expect mo na MG na yung mananalo, tapos babalik na rin pa. And lugi na sila kung tutuusin sa HP na yon. Kung tumama lang yung isang bullet ng pistol, tapos na yon. Pero hindi. Pero pagdating nga dito nga sa side ngayon ng SS, talagang pagdating sa GR side, expect mo sa Jamat Cutie nagpo-push. Usually, makikita mo siya sa may B. So, yun yung mga kailangan nga nila i-consider dito. Pero of course, knowing Sunday Shrooms, kita ka sa mga 20 seconds remaining. Kung sila may katahimikan, ang casters din, merong katahimikan. Kaya alam naman natin na double AWM setup to best. So, see you in 15 seconds more. Baka sakaling meron na tayong makitang kill pagdating dito sa dalawang teams na to. Oh. Ambahan portion muna tayo mga tropa dahil papunta at ang B-site ang players ng Sunday Shrooms at nagre-ready at nagro-rotate na rin ang iba. Ito na, yung pagpasok nila. Hop! Mamaya na. Akala ko nagkakaambahan na mga tropa pero sabi nila mamaya na. Oh, Petra, sus na to, men. Nag-flash na eh. Oh, papasok ba? Hindi pa. Hindi pa muna. It's a prank. It's a prank, mga tropa. Kasi hindi pa 20 seconds, guys. Oo. Ano po naman kayo? Parang hindi nyo naman kilala tong Sunday Shrooms to miming. Oh. Sumisilip-silip na. Pero ito na nagkakaambahan. No? 20 seconds pa bago pumasok sila. Wala pa diba? Rin talagang kill. Yeah, it's still a 5v5 scenario right now. Naghahanap sila ng space pagdating sa B. Pero magre-rehit din ata sila dito. Besi, nakaset up na yung flashes. And finally, oras na dapat si 20 second mark na kaya si Evie. Rat-ratan kung rat-ratan sa loob ng side. Evie with a double kill here already. Punishing one more. It's X3D. Mababatay ba siya? Hindi na. Dahil nalimas. Lahat sila nabuhay at lahat sila nalimas. Diyos ko po, men. Binura. Binura sila sa B, men! At yun na nga yun, di ba? I mean, sa side ngayon ng MG, kahit, I mean, kasi nga ng SS, kahit gano'ng karami kayo na magtapon nga ng smoke dito, kahit flash or any, madali lang din talaga sila makakabawi. In terms of positioning, may tao sa gitna eh. Minsan 2-1-2 eh. So yung 1 na yun na nasa gitna, they can actually easily go inside or throw any utilities at all, tapos yung entry nyo, sobrang hirap na. In terms of gulat factor, ang gulat nila, Bessie, is yung mabagal na approach. And kanina, nag-work yun. Pero kung napapansin mo, if every now Sunday Shrooms, sila yung nasa BL side, laging sila yung kunwari 5-4, 6-3 yung score nila. Ayun. Tapos mababawi nilang sila sa next half. Usually, it's been like that. Well, it's a fast round right now. Dami lumilipad na utilities at tinamaan si Heck dito. Muntikan pa ma-popcorn pero yun na yung kill mula kay J-Vice to secure that. And Evie na lang ang natitira. Change up na naman ang pacing dito ng Sunday Shrooms. And dito gumana yung round so far. Pero it's still a 1v3 scenario. And from Tondo, will he survive this? Yung aim duel na yan na panalo pa pero mula sa taas. J-Vice...
literal na pababay ang kanyang kalaban. Oo. Ito na naman, chess battle ng itong dalawang teams at itong mga tropa. Tandaan nyo guys ha, meron pa naman tayong isang series pa later. Ayun, so yun talaga yung mga... Hindi pa tapos to, meron pa isang series later. Kumbaga, tatalunin natin yung walang tulugan by PhD. Meron pa tayo isa guys ha. Kinabahan nga si Gasabel Gas, eh, soko na daw pero hindi pa tapos. Ay, nako po. Maglalabas na ng pelikula yung ABS, wala pa rin oh. Yun na nga, eh, hindi ko ba alam eh. Maglulupang hinirang na yan kasi magsasarado. Magsasarado na yung ano yung station sila pa halftime pa lang eh. Kumbaga nandoon na sila sa team song nung station. Etong players natin nasa A-long pa lang eh. Oh man, nagbabato pa lang yung utility. Si Kid From Noto, naghahanap pa ng lurk eh. Sabi mo, lumaki na yung going bulilit ngayon. Hindi pa rin sila naka-NB. Ay nako, except si Dagul. Pero yun na nga mga tol ha. Monday na guys, konti na. Konti na lang, papasok na lang opisina yung mga nanonood dito. Oh, ito na, it's literal na crossfire till the break of dawn. Hop! Yung mga players dito ng Sunday Shoes, mga tropa, medyo malayo pa. Nagbabatuhan lang sila ng granada, pero magmamamba out sila. Kinabahan ang Pinaya! Pero si J-Bice hindi kinakabahan pagdating sa mga shots kagaya noon. Kaya si Evie, mamamaalam muna. Ito na, hindi sila titigil. Mamaya pa, ilang oras na lang, men, oh, shopping. Shoutouts kay Jeffrey Ong na nanonood ngayon. Unti na lang, makakatawid na boss. Pero malayo pa. Sabi nga nila, malapit na pero malayo pa. 27 seconds. Oras na daw. X3D, nakapatay na. It's a 3v4 scenario at rotation-wise, aatras na yung iba sa mga nasa B dahil nasa A na sila. Vincent, good for two. Dalawa laban sa isa at yung nagro-rotate, paparating pa lang. Heck, mag-isa mga tropa, titignan natin kung kakayanin nila. 8 seconds! Yung oras hindi na kinaya mga tropa, 2-2 already! Ayan! Mamaya, maririnig nyo na, nagbebenta sila ng kutsilo at kung ano-ano ba. Grabe itong series na nilalaro ng Sunday Shrooms, ha? Napaka-pasensyoso nila. O sino man mga jowa nito, masiswerte kayo. Oh, grabe. Pag kunyari, kung sa computer siya pa kung maglalaro, Sunday Shrooms kalaban ko, men, dapat libo-libo na lang ko eh. Open time mo na lang, kuya. Kalaban namin ang Sunday Shrooms. Yeah, pa-extend naman niya. Yun lang ang sasabihin mo. Ito na. Hindi pa ito yon. Nakakatawa na lang, di ba? Pero at least babawi sila. Yun at lang yun na namin. Hop! Setra, nakapit na sa ng isa. Sabi ni X3D, magpupush na lang ako! Pagod na daw siya magantay eh. Oo. Ngayon tuloy, namatay tuloy siya. Nabigyan! Nabigyan! Pag gumugusto, binibigyan! Oh, nabigyan si X3D, di ba? Nagmamadali ka kasi. Antayin mo muna mag 20 seconds! Oo! A wise man once said, patience is a virtue. Tandaan mo yan, boss. Guys, marunong naman kayo mag-crossfire, di ba? Pwede na kaya muna. Medyo, nagkita. Magkakampi sila. Alam mo lang kayo, guys. Magkakampi sila. So, ito, 30 tagal, seconds. Eh, no? Kabado ka na sa lahat ng nangyayari. Oh. Bawat makita mo, kalaban na. Oh, iniisip mo eh. Mo namin. 30 seconds, guys. Mapasok na sila. Promise, tayo na ito. Ayan na, ayan na. Napaaga! Uy! First time, napaaga mga tropa. Pero eto na, last na, dire-diretso na. Kid From Tondo, nakuha na yung isa. Heck, nakabawi pa siya na dito. Pero on the side ngayon ng SS, lumaan lamang na sila. 3 versus 2 already. And for the side ngayon kay Heck and Vincent Juice Coach, umakuyo na sa taas ka na pala. Setra, the only man remaining. 1 versus 1. Setra, nasa A. Vincent, papunta pa lang siya. 18 seconds mga tropa, yung zipper na sa kanya, pinablant na. Papunta pa lang, pabalik na ako, literal. Dahil si Setra magre-repossession na siya. Pareha silang low HP dito kung tutuusin. Pero rifle laban sa isang pistol at si Vincent na mayroong first
angle pagdating sa kanya. So this round will go para sa side ng Motomac Gaming dito, 2-3 ang score. Ayan, 2-3. Talagang chess battle indeed. Talagang lapang. Pasensya talaga. Pasensya. Caster niyo na. Ubusan na. Ikaw mas nakawalan ka na ba ng pasensya? Oo, unti na lang. Ako na maglalaro nito. Joke lang, guys. Pinapasaya lang namin kayo. Kasi alam namin kayo nag-aantay ng 1 minute and 40 seconds. Ano gusto mong pag-usapan sa 1 minute and 40 seconds? Eh, pare-pareho lang naman ang nangyayari. Si Hek tuloy, iniba na. Inunahan niya na si Suna dito. Napitas na tuloy si Kuya Suna. At biggest shoutout sa viewers natin ay mga galing Davao, mga galing Cebu. Uy! Nakita na nga sila mga tropa. Si Crab talagang... Sabi niya may kalaban. Na rin siya ng pasensya. X3D, nahuli na nga si Kid from Tondo. Yung Lurk, nahuli na. 5 versus 3 already, Chamat Curie. Setra and Jay Bice ang titira nga dun sa may kabila. Isang minuto pa bago pumasok sila. Oh, nadrop pa yung C4 eh. So, babalikan pa nila yan. May round trip pa. Ika nga. Biyahing balik-balik ang galawan dito ni Setra. Kaya babalik ulit siya. Oo. Tandaan nyo, kung may UP ikot, may port ikot din. Yun ang ginagawa nila. Mm-hmm. Ikot lang. Ika nga. I mean, the rotation itself, napaka-importante para sa mga players natin ngayon dito. Mid-control ang meron para sa side, syempre, ng Sunday Shrooms. But again, it's a 2v4 scenario. Hanapan ng space and so far, ayaw ibigay ni Hekto. Oh man. I mean, of course, we're gonna give something na alam mo naman na talaga lumalamang nga kayo. I mean, Jay by Soundalad Corny, nasa may gitna lang siya, pero yung players dito ng SS, papasok na sa A kasi magto-20 seconds na. Tignan mo yung isa, medyo malalim na. Chubat Cutie, nakahuli ng isa. Si J-Vice dito, oh no, 2 versus 4 to. Pero pupuso pa ang SS dito. Nakayang-kaya pa naman nila to for sure. In terms of utilities, nasan ba yung pagbabato nila? 33 seconds remaining para ma-retake tong site ngayon. But at the same time, it's a 3v2 scenario. And ngayon pa lang papasok yung rotation ng MG, yung double swing mula sa players nila. Eevee secures one at Chumat Cutie. Nag-aantay na lang si Gedney, pero nga lang si Heck. Quick on the trigger, still on that sniper, even close. At mapupunta pa rin sa Motomac Gaming itong round na to. Yeah. 4-2 already. And at least, diba? I mean, ito ah. For the side of MG, some of their players are really trying to step up. Na talagang sumisilip sila. I mean, yes, for Sunday Shrooms, they're actually waiting for someone nga na makakatch nila off guard. And that is the same mindset na ginagawa din ng MG. Pitas lang, men. Indeed. I mean, doon naman nagre-revolve yung mga rounds natin, di ba? Siyempre, doon sa mga sniper pickoffs na nakikita at napapanood natin. That's why, Sunday Shrooms, willing sila maglabas dito ng double OM setup as well. And again, with the C4, drop pagdating sa spawn, it's a play for picks kind of angle that they're looking at here. X3D, nag-aantay lang din siya sa may likuran ng box pagdating sa mid control nila. At talagang pasensya ang meron sila. Oo, pasensya lang. Pasensya na, guys. Oo. Ganito man, talaga. Isipin J-Vice. Mo, 8 hours tayong nagkakas dito, tumawa lang tayo isang beses, nagalit na siya. Sino? Yung isa nating tropa. Ayan, easy lang kayo, guys. Kalma lang kayo, boss. Oo, kami nga, kalmado lang. Oo, kalmi nga, kalmado lang eh. Nanonood ka na nga lang, nagagalit ka ba? Kaka-tune-in niya lang ata. Kahapon pa tayo nandito. Yun nga eh. Ito na nga si Heck, nakapitas na ng isa. 4 versus 4 already. Yung mga players kini Santi Shums talaga medyo binibilisan ata nila. Pero pagdating naman kay Eevee, oh no, kinakabahan sila. Yung mga tropa natin siya nanonood, huwag kayo masyadong seryoso. Pero pagdating naman dito, in terms of seryoso, eto na, sabi nila, game na wala sa ID na meron para tao sa likod, pero eto na, nirat-rat ni Eevee lahat nung nakita niya. Ganda nung waiting game niya doon, literal, playing for the angle even, and hindi nila alam, hindi sila aware. Nasa tuktok nga nung entrance mismo papasok ng B-site, and that's some kind of play na ito yung mga moments na hindi mo ina-expect. And again, dun kayo mapapunish. Tatlo silang nabura dun agad-agad. And this gives another point para sa side ng Motomac Gaming.
Lahat sila dumediretso na mga tropa. Iniiba na yung pace nila. Diyos ko, sobrang bilis na. Yung flash sumama pa. Chupat cutie, nakatukay din siya. Pero exit nila natamaan siya mga tropa. Pero pabuntang B talaga lahat sila doon pumupunta. Pero buti ko na 2 versus 3. All the red X3D, naka-3K na. Give it a ace mga tol. Ibigay na sa akin lahat. And Vincent muna makakakuha ngayon. 6-2 to end that round, and that might be the fastest round ever ng laro nila. Napaka gandang round actually from Motomac Gaming. Talagang good hold, ika nga ang pwede mo masabi dito. Especially with that kind of multi-kills coming in from the players left and right. Ika nga, syempre pag pumasok ka dito sa house papuntang B-side, diba? All bangable spots, especially through windows. So, coverage na agad. Nandun na agad yung risk back coming in from the other players as well. And heck, yet again, successful on this first pick-off. Ito mga pick-offs talaga, pinaka-importante nga, pinapakita nga nila kasi once na ma-pick-off mo yung isa, at least yung execution na gagawin nga dito ng Sunday Shrooms is magbabago na. And kung napapansin mo, yung MG, dumidiretso na sila. They have the confidence already. They're really comfortable on their pickings and sobrang mananalo nga sila doon. Pero on the side nila, 5 or 2 mga trauma, chuman cutie nandyan, pero nag-miss yung shot, pero meron pang tao sa taas. If ever umakit ka dyan, mahuhuli ka talaga bigla. And yun na nga, isa na lang ang natitira. Kid from Tondo! Pumupuso pa, bumabawi pa. Oo nga eh. Tatlo pa ang katapat niya. Tatlo pa ang kailangan niyang hanapin with very low HP as well. Na makikita mo rotations coming in dun sa dalawa. Naka-body system na sila. Cram lurking around the entirety of the map as well. And Vincent, nakita na nga kung nasa nagtatago yung last player remaining. Again, isang bala na lang ang kailangang dumaples dito pagdating kay Kid from Tondo. And it's gonna be a done and over with round. Yeah. Isang ubo na lang siya dito, isang ubo boss. Na lang. Literal na isang ubo na lang siya dito. Kahit the please lang, men, okay na yan. Talagang patay na talaga yan. Less than a minute left in the clock right now. With it, of course, alam naman natin talaga na medyo mabagal talaga yung approach na papakita nga dito ng Kid from Dodo kasi kailangan niya makapick off nga ng isa at catch his players off guard. Pero, this is the play na talagang gagawin niya. Wait for the lurk or siguro kung meron pa nang nagfa-flank sa kanila rather, sorry. But at least, nasa kanila yung C4. 3v1. 25 seconds remaining on the clock. Mm-hmm. Kailangan makahanap ng spacing dito. Kahit papano. Ng opportunity, oh! Ika nga. Pero opportunity will not be given away mula kay Vincent. Dahil 7-2 ang scoreline natin dito. At syempre, magsaswap na tayo ng sides para sa ating second half. And lamang na lamang, ika nga, itong side ng MG ngayon. It's a big, big gap that we're looking at right here. Mm-hmm. That's true. And ito, this is what they like, no? I mean, they know it already. Whenever they're gonna play, lalong-lalong dito nga sa traditions, si Chumat Cutie from B talagang nag-extend siya, catching these players off guard. Which is ito yung ginawa ngayon ng MG na para mahuling alin talaga yung kalaban nila. Yeah. Parang kumbaga 50-50, kung ano yung ginagawa ng kabila, yun din yung gagawin nga nila. Pero dito sa approach kaya ng MG, we're gonna get to see kung are they gonna be faster or probably just the same. Kasi pagdating dito sa B, actually, palakasan ng execute to eh. Totoo. Yun na yun eh. I mean, execution battle to, lalong-lalo sa B. Kung paano mo i-make use yung number one flash and the smoke as well and the nade just to, para ma-out of position yung ibang. Mm-hmm. They tried the push and pull method. Yun yung sinasabi natin kanina. Of course, na it's just the 20 seconds remaining na marka na meron tayo sa timer natin. Dun lang yung time na naisip nila na it's finally time to do a re-hit or make a rotation happen and make the plant happen dahil walang reaction na nakukuha really coming in from Motomac Gaming right here. And come to think of it, Kid from Tondo, again, very much active kasi itong maglaro. Pagdating sa mapa eh, ang bilis niya mag-rotate, ang bilis niyang lumalim ng mga spots, ang bilis niya rin makahanap ng magiging flank rotations nila kung sakasakali man. But for MG, ang gusto lang nilang gawin talaga is really focus on making sure that the players won't go in on the side and make sure na makakaritik sila. And right now, of course, dun sa mga pinapakita nga dito ng mga players nga ng MG, no? At lalo nga sa SS, it's just their, kumbaga, it's all about the patience that they're actually getting. Nakita na natin yan pagdating nung kanina pa, nung alas 3 pa, guys.
nakita na natin nung alas 3 pa na ganoon din talaga yung mga pinapakita nga nila, and for sure na download na rin yan ng MG kung paano ba nila talagang lalaroin to. And for themselves, it's just kahit na download na ng MG to, kuhang-kuha pa rin ng Sunday Shrooms yung ganitong klaseng play na sila lang ang nakakagawa nito, at alam nila yung ins and outs of this strat para mahuli nila yung mga kalaban nila bigla-bigla. Totoo. I mean, kanina yung mga first set of matches naman natin, no, nagawang ipagdikit pa rin ng Sunday Shrooms, ika nga, itong mga score na meron tayo, literal. And maybe this is the time that they also have that change, dahil na-mention mo nga kanina na GR side, dun mas pumapalag itong Sunday Shrooms. And ngayon mga tropa, ito talaga ang hinahanap nga natin, kasi balita ko, swap sides na. So for the side of MG, ito na nga yung oras nga na makabawi nga sila, pero paano approach ba to? It's all about kung paano nga nila mahuhuli isa-isa ang Sunday Shrooms ngayon. Pero sinasabi nga natin, Sunday Shrooms, notorious sila pagdating dito sa side na to. Tignan natin yung setup nila do coming in. At medyo may pagkaamba pagdating dito sa B-side. Pero so far, it's more of that utility play. And yung mid-take naman nila dito, medyo malalim na rin kung tutuusin. They're just trying to get into position as well. Baka sakaling mahanapan nila ng butas. They have that anti-flank mula sa A-long na nag-aantay at nagsiseta para sa kanila. And ngayon mga tropa, yung mga players nga dito ng SS, talaga hinahanap nila kung saan sila pupunta. Dito mo yung mga galawan nga dito, Chumat QT, medyo nag-advance na. Pero ngayon, on the right corner, on the right angle, XJD will catch one with a 2K already. Pero yung follow-up nga na pinapakita nga dito ni Suna 360, nakabawi pa. J-Bice nasa harapan niya. J-Bice na dito mag-isa, tatlo pa ang katapat nga niya. Pero napakahirap nga na magagawa to. Kasi in terms of HP, nawawala na. At eto na, pinush nila yung kalaban nila, getting that win. And now, sa side ngayon ng MG, itutuloy nila itong aggression na pinapakita nga nila. Tsaka ito lang na din naman makikita mo yung difference, di ba, pagdating sa playstyle ng dalawang teams. And really, dun mas komportable yung Sunday Shrooms. We give them that, yung slow plays na yan. But for Motomac Gaming, it's about the finding the first pick and really pushing it out hanggang ma-pressure na malala itong Sunday Shrooms. Pero yung pressure na yan, nasasagot with this kind of pick-offs na nakikita natin kay Setra. Yeah. And sa side nga, dito nga ng, ng MG, it's just them trying to overcome itong depensa na pinapakita nga ng Sunday Shrooms. Pero right now, there's actually 5-3. Mga players dito ng MG, nag-aantayin lang din sila, waiting for the perfect entry. They have the advantage, one more round for them to get that match point. Pero patience play lang muna, tatlo lang sila eh. Yun nga eh, kulang sila ng dalawang tao dito. And yung mga tao pa na talagang nakakuha ng maraming kills. But Vincent is also still here, you know? And he's doing a really, really good job punishing players left and right. At isa na nga ang na-punish niya. Dito siya magaling. Yung hit and run fashion nagnilalabas dito ni Vincent. He gets the info, he moves back and reverts back doon sa mga kakampi niya. And right now mga tropa, yung mga players ngayon ng Sunday Shrooms, lahat sila dire-diretso na. Lalong-lalo na, alam naman nilang lamang sila dito para less than a minute left in the clock right now. And with this utility play, with this execution na gagawin nga nila dito sa B, this is gonna be really scary. Lalong-lalo na, if ever talaga tumama ka sa talaga ng Chumat QT, sobrang lasa ng positioning nila. Spray and pray already. Evie will catch one. Pero ito na, 2-3. They're super low. Pareho silang isang ubo na lang, Bessie. Yun nga, eh. It's just a hold. Wala pa silang plan dito ha, kung tutuusin, inaantay lang sila lumabas ng Motomac Gaming at nakita na nga nadaanan pa ng bala dito ni J-Bice, at kaya naman mapupunta na tayo ngayon syempre sa isang 8-3. Kahit papano nare-recover nila yung mga rounds na to, especially hindi pa naman match point. Oo, and dito ngayon sa aggression na ipapakita nila sa MG, no, I mean at least
pick-offs, damage being dealt onto Cram, Cetra as well. Kumbaga nagkita lang sila, pero dire-diretso na lang mga tropa, wala ng flash-flash, dire-diretso na talaga yung flash. Oo, lead nga, Cetra, nakapitas pa ng isa, pero ito na yung objective nga, nag-action na lang. They're gonna plant the C4 already, but Jay was gonna push into Evie onto that corner. 35 seconds in, 3 versus 4, at wala na talaga intro-intro pa lahat kasi na dire-diretso na. Evie, ito pa naka-isa siya, pero 1-1 trade for themselves. Heck, doon may remaining dalawa pa katapat niya, nag-rotate pa isa na sa likod niya, mga tropa. Pero yun na nga, walang idea si Heck na meron palang tao sa likuran niya. And Sunday Shrooms, talagang nababawi pa rin na talaga nila yung mga rounds. Yung closing ng mga rounds na to, napaka-importante para sa kanila. And it goes to show the strength coming in sa GR side na parati nating nakikita na nagsashine yung Sunday Shrooms. A good reset is what they need and their 4 rounds in 4 rounds more para mahabol tong 8-8 na to. MG though, change of pacing, a lot more slower this time around. Nagaantay sila kung sakali mang biglang mag-push din tong Sunday Shrooms kasi madalas nilang ginagawa din eh yung change ng pacing, 'di ba? Na bigla silang magpo-push kahit nasa GR sila. You will never know sa makikita mo nga dito eh, no? Lalong-lalo na sa MG and SS. Both of them talagang sobrang wide ng thinking nila in terms of switching up all the strategies nga talaga na pwede nilang gawin ngayon. But at least, that is Cetra picking off one. That is huge though. To the fact that si Cetra talaga ang isa sa gumagawa dito sa team na to, ang hirap na talaga tapatan. And if ever nakita na niya, talagang wala nang tanong-tanong pa, men. Talagang babay na. At least, Vincent, down for the count. Wall bang, not gonna catch anyone. Pero Suna is kinda low together with Evie as well. Kumbaga, men, 50-50 to. Walang may lamang, yun. Pantay lang. Siyempre, in play pa rin yung AWM dito ni Cetra. No? Nag-aantay lang din kahit pa paano. And again, A-Link, kompleto. A-Long, kompleto. Utility play, kompleto. Dahil pinapaulanan na nila na napakaraming utility play. Dito si Nakid from Tondo mula sa taas. At si Suna naman na nasa baba ang sasalo at sasala ng ibang mga pumupush dito. And now, as Cram shuts him down, it's now a 3v2 or now a 2v3 situation actually. Dahil si Chumat Cutie, nakahanap na rin ng isa. Low HP pa si Evie dito. Oh. Heck, tagged already. And now, the nade settling in. Popcorn, malala. Heck, ito na yung AWM niya. Pero hanggang isa lang yon, mahirap nga naman talaga tapatan yung dalawa. Nasabi na nga natin mga tropa, whenever na nandyan, na never buhay si Chibat Kira dito. Sobrang disaster talaga nangyayari nga sa kalaban. They did it already back then. Nung first game pa lang natin, nung first series, talagang kumbaga, kaya nang i-crossover eh. Yung mga kalaban nila eh. Possession, angle. But right now, MG, mid-control, or all the way to A. Let's see though, it's more of that setup that we're looking at. Smoked off yung A-Long ngayon. So, wala masyadong makakalalim. Kahit pa paano, pagdating sa mga angulo nila, mag-aantay lang din sila ng, malay mo, yung ibang mga teams din kasi nagbo-boost din dito, nagdo-double boost pag paakyat ng A-Link minsan. Yeah. So, at least, covered yung harap at likod na posisyon nila kahit papano habang nagsisetup at nagpe-prep pa lang sila. And I think talagang A is a place to be na talagang pupuntahan nga nila dito. Pero sa side ngayon ng SS, handang-handa rin sila dun sa aggression ng mga kalaban nila. XUED, ito na, execute muna. Cetra, catching one. Pero all three players nga talaga ng MG, mga tropa, nag-aantay na nga sila. Pero aggression nandito na, talagang pinapuulo nila ng bomba. X3D, oh no, nakabawi pa. Evie, bumabawi din siya, pero meron pang tao sa taas. Pero kung talaga pupuntahan na nga rin niya. Pero Kid from Tondo, inubos lahat ng kalaban niya. Nagising 8-6 na ang Sunday Shrooms dito. At dali-dali rin lang nababalik yung mga rounds talaga. This was, what, 7-2? Nung nag-start tayo dito sa second half na to. And Motomac Gaming, isang round pa lang ang nahanap nila dito sa second half na to. The good thing about it is, dahil ganun kalaki yung gap, they have rounds to lose na pwede nilang ibigay kahit papano para makapag-adjust against Sunday Shrooms right here. But the adjustments, will it pay off this time around? Nagkaantay na lang din ang Sunday Shrooms into a 2-1 split here. To be honest, a lot of rounds to lose dito eh, no?
kumbaga nalaman natin yung information nitong mga players kung paano nga talaga sila maglaro dito. And with this kind of setup, we've said it already back then, na sobrang notorious nga talaga ng Sunday Shrooms whenever na nasa GR side sila. This is their strongest na side pa lang based on stats ever since kanina no first series natin. Yun yung pinapoint out nga natin at yun yung talagang pinapakita nila. Setup, smoke, pagdating sa mid, para lang at least hindi masilip dito knowing na si Setra nakabang with that AWM at meron pang nasa taas ng bridge as well, which is Suna. And aware din siya na baka sakaling madaanan tong mid. So far, Evie is the only player remaining here na talagang isa-swing out dahil si Vincent nandun na. Kaso nga lang, itong upper hand position na yun, nakakuha pa rin ng isang pitas kahit papano. Good reaction mula kay Evie to shut that down. 2-2 right now. Chuman Cutie, buhabawi pa dito. They're both low. Hinapon na yung isa. Evie nandito, mga tropa. One tap, tatama ba? Pero buti ka ito, 1-1 right now. 40 seconds in. Mahaba pa yung oras. Kayang-kaya pa. Pero ang problema, Bessie, medyo malalim yung C4. Ang lalim ng C4 at lamang si J-Vice dito kahit anong mangyari. At yun na nga, information, nakita na, double flash already, tumama sa kanilang dalawa. Pero ito lang, kung nakuha ba nila yung bomba, okay, hindi pa. 25 seconds in, pwede nilang ikutan to. Pero pagdating naman dito, nag-wide swing si Evie, pero bumawi siya, kitang-kita, J-Vice ang nanalo. It's all about the headshot. Will you connect it or not? Dahil talagang kahit sa paan nyo lang tumama yon, tapos na yung magiging round natin. Tapos na yung magiging match natin. But it seems like dun sa start ng round na yon, Bessie, lamang yung Motomac Gaming eh. Pero na-hold pa talaga ng Sunday Shrooms and nakakuha pa ng maraming kills as well si Chumat Cutie rito. A really good hold coming in from the players right here that we have. And Chumat Cutie, kung kanina eh, medyo nahihirapan pa siya makahanap ng kills, this time, kasabay niya si Nakid from Tondo, medyo mainit na rin sila. Sama-sama na lang talaga tayo dito kasi yun yung pinakamalakas nga natin. Kumbaga, MG, together strong. Yun lang yung mindset nila. Pero pagdating naman dito, umaamba sila. Isang matinding execution lang, kumbaga, talagang ma-overpowered and ma-overwhelm nila yung lahat ng tao dito sa B. Hawak ako na yung mga bomba. Ito yung mga flash. Wala nang intro pa. Tara, pasok na tayo. Pero Kid from Tondo, nakabawi pa, nakatukoy pa, mga tropa. Pero XTD, bumabawi rin siya. Wallbang, walang tatama. Dilabas yung pistol. Pero lambang ang SS dito. 3-2. Bitin yung pressure, especially para kay Kid from Tondo. Malinis yung mga shots niya. Kasi first of all, ang dami niya pang kailangan kalabanin. Si Suna, yung naka-open yung swing talaga doon. And honestly, yeah. For Kid from Tondo, it's just about catching kung sino pa yung makakatawid sa crosshair dito ni Suna. Oo, and ito nga yung sinasabi nga natin kanina, no? I mean, sobrang 8-8 na, napanood na natin to, nakita na natin to, malay mo, mag-OT pa. Pero, Sunday Shrooms, men, 8-8-3, if ever na comeback nila to, men, kings of comeback na to, ibang klase yung Sunday Shrooms ngayong araw na to. May buff talaga pag Sunday, itong mga tropa natin, pero makakakita ka ng much more activity when it comes to A-Long here, J-Pies. Sinubukan niya na agad i-swing or silipin itong A-Link natin kung sakali mang meron siya mapitas, but not really successful on that. Okay na daw yung paramdam, at least may konting pakaba para sa side ng MG dito. Yeah. And ito yung mga pick-offs, ito yung mga kills talaga na kailangan nga nila makuha, lalong-lalo na Vincent and XCD, they're kinda low on HP. But for SS, men, we started off on the 7-2 first half. Eh, kahit saang mapa, basta GR side, men, Sunday Shrooms talaga. Look at Setra, look at that confidence na meron siya. Trying to anchor up, trying to advance na medyo malalim, for him to pick up one, men, si Heck walang nagawa. Because they are the most patient team that we have. A good reset mula kay Setra. Especially upwards, yung kailangan niyang i-swing out doon at kailangan niyang i-adjust. Suna, on the other hand, mawawala na rin dito mula sa ilalim nandyan si Vincent. Pero nga lang, Kram at Vincent na lang ang natitira. Ganun din naman para sa side ng SS. Dalawa na lang at yung isa low din. At yun na nga, Kram falling down below at yung natira, low HP pa, pero nasa kanya yung C4 kahit papano. If ever nakikita natin, Bessie, everyone from Sunday Shrooms is up and running online sila. 7-2 yung score natin, pero sinabi na natin nung umpisa pa lang, Sunday Shrooms, pag sila na sa GR side, ang hirap talagang tapatan. Last yung GR.
ang last ng GR side nila, men. Kahit anong mapa. Kahit sa side nga ng ano, best? Kahit sinusubukan nilang i-open up yung mid, for example, meron parating upward position sa bridge, meron pang nasa gilid, mapa-left man yan, mapa-right. And even if you cross, there's gonna be someone playing around B-side. So kahit makuha mo yung space dito pa B-link, hindi mo pa rin ma-open up yung B completely. Oo. This is gonna be really difficult take side nga ng MG. This is actually one of the best comebacks na nakita natin dito sa game na to, Bessie. Totoo. Pero ngayon, the boost is there. Pero, Thunder Shrooms, alam nila kung saan manggagaling. Yung nade nandiyan na, pero they have that perfect angle, perfect view kung saan papupunta yung mga kalaban nila. Nagtatago lang sila isa-isa, pero ang problema, si J-Vice muna ang mawawala. On to that corner, X3D, waiting patiently, pero meron pang smoke ang talagang katapat nga nila. Kunin ito, 4 versus 5, lamang ang MG, pero umakit yung isa. Setra nagpakita, siya'y nawala. 1-1 ring for themselves. Suna 360 is low. 4 versus 2. Chumat Curie together with Kid Fog Kondo. Natita na nga sa kabila at mukhang pupunta ata tayo sa OT. Pero sabi ni Chumat Curie, hindi pa tapos to. Hindi mangyayari yun. Heck and EV ang natitira. Halos pantay lang sila in terms of HP. 50 seconds lang dito ang meron. Pero Kid from Tondo, tapos na pa to. Kung meron pang isa, nagpakita si Heck. Sobrang low na. Delikado ang MG. What's gonna be the plan right here? Sinubukan nilang kuhanin yung mid-control kanina, pero ginave up nila yon once na nakakakuha na ng space yung A-long. But at the same time, was it really worth it or was it more worth it to get mid-space instead? Yung rotation nila, nagkakabasahan lang. Kid from Tondo, napakalapit lang at mukhang magkakakitaan na sila. And that's Kid from Tondo securing the round and securing